Kailangan po mga sulibay, marami tayong dahon ng ipil-ipil. At ito po ang ibibigay natin next sa ating mga Muscovy. So gustong gusto po nila ito, no? Parang kumbaga panghimagas ng ating mga alaga, no? Ayan. Ayan, ganyan po sila. Ayan. Hi, hello po mga kasulibay. Isang magandang araw po sa inyo lahat. At narito naman po ang inyong likod. At sa ngayon tayo ay magpapakain ng ating Muscovy duck. Matagal po natin silang hindi gaanong na asikaso, no? At ipinapamahala ko lamang ito sa aking anak dahil tayo po ay laging busy. So ngayon tayo po ay magpapakain ng ating Muscovy duck. So bago ang lahat, muli, salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa bawat video na aking ina-upload. Ayan po, magpapakain po tayo ng pato sa araw na ito. Merienda lamang po ito ng mga sulibay. Ang bibigay natin sa kanila ngayon ay palay. Yun. So palay muna ang ating ibibigay na muli sapagkat sila po ay nakakain na kaninang umaga. So gusto ko lamang po na sila ay pakainin sa ngayon. Sa ngayon ay ganap ng alas 11:15 ng umaga. Tutunguhin po natin ang ating kulungan ng ating mga pato. So hindi rin po tayo nagpalimlim, no? Sa tag-ulan, iniiwasan po natin na magpalimlim ng ating mga alagang Muscovy. So ang ginagawa natin ay pinapaitlog po lang po natin sila at kinukuha o ina-harvest natin yung kanilang mga itlog. Ayan, namaabang na po sila, oh. Ayan. Ayan, gutom na sila. Nakakain naman sila kanina umaga, pero kumbaga malalaki na rin po yung mga natin, no? Yung mga dati nating mga maliliit na Muscovy, no? Ayan, oh. Nag-grow na po sila. Ayan, silipin muna natin itong mata. Ito yung mga medyo matanda na, yung mga puhunan natin. So ayan, babalikan ko kayo, ha? Bibigyan ko kayo ng pagkain. Bibigyan ko muna natin, pumuna natin itong mata. Ayan, mahirap kumakbang. At sumasalubong talaga itong mga alaga natin. So dito, hindi po problema ang tubig sa mga alaga natin sapagkat mayroon po akong inilaan na ano nila, paliguan, isang mini pond na kumbaga naka-stock po dyan ng tubig, pero ito po ay pinapalitan natin twice a week para hindi po pamugaran ng mga lamok. Ayan, sa kabila mayroon din po. So, pwede na rin po sila na dyan na uminom bagamat binibigyan natin sila ng tubig, separate na tubig dito sa labas. Sinabit muna natin yung balde na dala natin na may lamang palay sapagkat pag inilapag po natin dito, dudumugin ang ating mga alaga. Ayan. Ah, daluhong sila, eh, no? Ayan. Merienda lang yan. Total, kakain naman kayo mamayang hapon. Ayan. So mamayang hapon po mga sulibay, lilinisin din natin ito. Pagpakain natin sa kanila mamayang hapon muli, ay itong mga stick na yan, yan po ay mga tangkay ng ipil-ipil. Pinapakain po natin sila ng ipil-ipil upang makadagdag po sa kanilang, kumbaga kailangan din po nila ng antioxidant, no, sa katawan. At may panlaban din po. Kailangan po na ang pato po mga sulibay ay mahilig din kumain ng mga leaf o mga damo. At iyon po ay nakakatulong sa kanila upang higit na sila ay lumusog. So tutunguhin naman po natin itong kabila, ano? Tadagdagan muna natin pagkain nila. Ayan. Ayan, palay. Kahit wala pong feeds na o commercial feeds na ipapakain sa kanila,
Basta't napakain po natin sila ng palay, sila ay continuous po na nangingitlog. Okay, continuous tayo dito sa kabila, mga sulibay. Ito yung mga nangingitlog na talaga, ano? Ayan. Ay, sumasalubong. Ayan. Sasabit din ulit natin itong ating balde. At sila ay sasabuyan ng patoka. Ayan. So, iba-iba yung binibigay nating pagkain sa kanila, mga sulibay, no? Hindi lang parating isang klase, o hindi natin inaasa iyon sa mga feeds o commercial feeds, mga sulibay, no? Ang ginagawa natin, katulad ngayon, binibigyan natin sila ng palay. Ang purpose nito, mga sulibay, upang maging lalong matibay yung kanilang shell ng itlog o yung kanilang pangitlog. Minsan ay nakapapansin nyo na mayroon pong malambot na itlog nila, o di kaya ay manipis. Kaya although ang itlog po ng pato ay makapal talaga ang shell, pero kung bibigyan po natin sila nitong palay ay nakakadagdag po ito upang higit na maging matibay yung kanilang eggshell. And then kung pwede rin po, mga sulibay, ay yung mga golden kohol, durugin lang po natin yon. Pag napulot natin sa bukid ay pwede rin po natin siya kanilang ipakain, kakainin po nila yon, mga sulibay. Mas maganda rin po yon. Dalawang purpose po ang maihahatid noon sa ating mga alagang Muscovy, no? Yung shell po ng itlog ng mga pato natin ay magiging makapal kapag nakakakain po sila ng golden kohol. At ganun din, nakakadagdag po yun dahil high protein po yung kohol na nakakain nila, ay lalo pong talagang, kumbaga, high nutrition po talaga yun. Nakakadagdag po yun na makapag itlog sila o makapangitlog po sila. So kahit hindi po tayo bumili ng duck layer o pampaitlog sa mga alaga nating pato, ay kapag napapakain po natin sila nun, ay para na po tayong nagpakain ng duck layer. So ayan po ang ating mga alagang Muscovy sa ngayon, ano? Hindi pa po, inuulit ko, hindi pa po tayo nagdagdag ng mga bagong Muscovy. Hindi pa tayo nagpapisa. So ito pa lamang po sila. Dati pa rin po ang bilang ng ating mga Muscovy, at ang iba ay nilipat na natin sa Balantas area, yung mga bansot, at sila po ay naka-recover naman na doon. So ayan. Gustong-gusto nila yung palay, mga sulibay, no? Mamaya ay bibigyan naman po natin sila ng ipil-ipil leaves. Dagdagan pa po natin ang kanilang pagkain. May nakalusot na isang manok dito. So balikan po natin yung iba. O, sapat na po yung pagkain na binigay natin sa kanila. Ayan. Ayan, di pa nila nauubos, pero dagdagan pa natin ng kanilang patoka. Ayan. At sila ay willing-willing sa pagtuka nitong palay. Ayan. Well, ayan po, mga sulibay, marami tayong dahon ng ipil-ipil. At ito po ang ibibigay natin next sa ating mga Muscovy. So gustong-gusto po nila ito, no? Parang kumbaga panghimagas ng ating mga alaga, no? Ayan. Ayan, ganyan po sila. Ayan. Ganyan po ang ating Muscovy, kung gano'n nila kagusto, kung gano'n nila ka-favorite itong dahon ng ipil-ipil. So lagyan pa rin natin yung nasa kabila. Ayan. Ayan. Nag-aagawan sila kapag lalagyan natin sila ng dahon ng ipil-ipil, ano?
ganyang kasabik ang ating mga alaga. So, isang oras pa lamang pagkatapos natin silang pakainin kanina ng palay, ay binigyan naman po natin sila ng ipil-ipil leaves. So, yung nandun sa kabila, ayun, nagkakanya-kanya na. At talagang gustong-gusto nila yung ipil-ipil na yun. Ngayon, lalagyan din po natin yung mga nasa loob na yan. Ayan, nagusto rin po nila yan. Actually, itong mga alaga natin halos walang kabusugan, ano? Kahit anong pagkain ibigay mo sa kanila, kakainin nila. Ayan, iiwanan nila yan. Pero mamaya, babalikan din. Ibinigay natin ipil-ipil leaves. Ngayon, sumunod sila sa akin at nag-aantay ng kung ako'y mayroong ihagis pa uli sa kanila o isasaboy na patoka. Well, ayan po mga sulibay. Maraming salamat po muli sa inyong pagtunghay sa ating video. At naway na ibigan ninyo at patuloy na tumangkilik sa Edgar Merador Channel. So, sa mga bago pa lamang po na napapadaan dito sa channel, ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at pwede nyo pong balikan na panoorin ang mga nauna nating mga videos tungkol po ito sa farming, rice farming, duck farming at sa mga naked chicken po mga sulibay. So, muli ay ako'y nagpapasalamat at syempre huwag nyo pong kalimutan na pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa bawat video na aking i-upload. Maraming salamat po mga sulibay, hanggang sa muli. God bless and mabuhay.